Pops! This is Weng! Welcome to my YouTube channel! So, sa video natin yung araw, ang re-review naman natin ay itong pinakabagong foundation ng Maybelline. Pero hindi na siya bagong-bago kasi parang matagal na to. Ngayon ko lang siguro to nakita. Ito yung Superstay Full Coverage Powder Foundation. Okay, so medyo nakukompleto na sila ng Superstay kasi nga meron na tong Superstay na lipstick, meron ng liquid foundation at meron na siyang concealer na review natin dun sa nakaraan nating video. Okay? So, sa video natin ngayong araw, itetest natin kung gaano nga ba ka-full coverage itong foundation na ito. Ayan, so kung gusto nyo malaman yung review ko about this product, keep on watching. So, bago tayo magpatuloy sa video natin ngayong araw, please don't forget to subscribe on my YouTube channel and i-click mo na rin yung bell para lagi kang ma-notify every time na may bago akong upload. By the way, meron nga rin pala akong vlogging channel which is Teacher Weng TV. Doon ko ina-upload yung mga pang-araw-araw na nangyayari sa aking buhay. So, kung medyo interesado ka, punta ka doon. And mag-subscribe ka and i-click mo na rin yung bell. Ayan. So, medyo shoutout lang ako yung friend ko na si Georgie. So, meron siyang YouTube channel. So, nasa Middle East siya ngayon and yung mga vlog niya ay about sa mga happenings sa kanya dun sa Middle East. Ayan, so pakibisita rin yung kanyang channel. So napakasimple lang ng packaging nitong Superstay. Sa sobrang simple niya, parang hindi mo mapagkakamala na 499 pesos ang kanyang regular price. Ayan, pero dahil ito ay naka-sale, nabili ko lang to sa halagang 399 pesos. So nakaless ako ng 100 pesos. O, diba? Ayan, so wala rin siyang kahon. Kung i-compare doon sa iba, may kahon siya. Walang kahon, ganito mo lang siya talaga mabibili. So parang sa packaging, medyo tinipid siya ng bonggang-bongga. Tsaka itong ganitong klaseng packaging, eto yung pag nalaglag, warak. Kaya kailangan medyo ingat-ingatan natin ng konti. Okay, so umasa na lang tayo na maganda yung product kasi nga sa packaging talagang medyo nakaka-disappoint. Kasi nga wala ng box. Tapos mukhang pag nalaglag, mukhang masisira ka agad. Ayan. So, ito nga pala ay 6 grams or 0.21 ounce. Ayan. Medyo maunti yung kanyang laman. Kaya nga, nung tinignan ko, sabi ko, nare-refill ba? Kasi parang ayan lang siya, oh. Ayan. Manipis lang siya. Pero sabi naman, full coverage naman to. So, baka naman isang pahid lang. Puting-puti na yung mukha mo. Ayan. So, meron tong mirror. Ayan dito. Ayan. So, ayan. Na medyo hassle gamitin kasi nga nasa ilalim. Kasi mas maganda sana kung yung mirror niya ay nahandito sa part na to. Pero since hindi nga ganun ang nangyari, dito tayo sa ilalim titingin. So medyo kinakabahan talaga ako dun sa packaging niya. Kasi parang napaka-weak. So hindi ka po pwedeng maging careless as nalaglag mo ng bonggang-bongga. Yari ka. Okay, so ang gagawin natin muna, lalagyan muna natin yung kalahati ng ating mukha dito sa part na ito. Okay, so hindi na natin siya babasain kasi wala namang nakalagay na kahit anong instruction. Meron ba? Wala nga. Hindi sinabi kung paano gagamitin, kung pwedeng basain or whatsoever. Basta sinabi yung powder foundation. Ganun lang. Wala nang instruction na iba. Ayun. So, medyo ano naman siya? Pigmented naman siya. So, i-apply natin dito sa ating kanang part ng mukha. Tingnan natin kung gaano nga siya ka full coverage. Fairness ha, nakakailang sausaw na ako, parang hindi pa ako nakukontento. Ganun lang ba talaga ako? Masyado ba akong, ayan o, lumabas na isumpa o? Oh. Nako ha. Ayan nga natin, takpan natin. Kinonsil ko to kanina, natanggal na yung concealer. Pero in fairness ha, oh, medyo natatakpan niya yung sumpa. Pero hindi siya talaga yung parang totally na hindi na makikita yung sumpa. Kasi siguro dahil medyo maitim talaga tong part na ito ng sumpa ko. Kaya medyo mahirap talaga siyang itago. Ayan. Hopefully hindi na lang, okay na yan kahit ganyan. Hopefully hindi humulas. Ayan, so ito yung meron tayong foundation, ito yung walang foundation. So tingnan natin yung pagkakaiba. Ayan, so kitang-kita naman na meron talaga siyang pagkakaiba kasi talagang ito medyo kuminis na and dito meron pa tayong pula-pula. Yun nga lang talaga, hindi talaga nila kaya tong sumpa ko rito. Even yung concealer, parang feeling ko walang nagawa rito sa sumpa na to eh. Siguro maganda to, meron pang liquid foundation para
ano na yun, full package na yung yan. Kumbaga, talagang asfalto na yung ilagay natin sa mukha natin. Pero, kung titingnan natin, makinis naman talaga siya at may pagka full coverage naman talaga siya. Yun nga lang, kapag purong ito lang ang ilalagay mo, hindi ka gagamit ng liquid foundation, masyadong powdery dahil na powder na siya. Ayan. Pero talaga namang natakpan niya. O, diba? Dito sa side na to, mas makinis as compared dito. Yun nga lang, kung tititigan mo siya ng malapitan, katulad dito, nakikita ko sa salamin, makikita mo talaga na very powdery siya. At yung mga pores ko, ha? May mga pores ko, hindi talaga kayang takpan. Kasi, pag naglalagay kaya ng powder, kung di ako nagkakamali, mas lalong nakikita yung pores. Kaya, hanggat maaari kapag kaganyan na ano, huwag masyadong ma-powder. Kaya kanina pa ako pahid ng pae. Medyo i-blend nga natin. So, ayan, tapos na tayong mag-apply ng ating powder foundation sa ating face. So, ngayon, ang gagawin na lang natin, itetest natin kung hanggang saan yung kaya niya. Kung kaya niya kumapit hanggang mamaya kasi nga, for sure, huhulas na ako maya-maya kasi nga nakapalibot sa akin ang isang malmal na ilo kasi nga nag-vlog ako. So, marami pa akong i-vlog mamaya at titingnan natin kung gaano yung itatagal niya sa mukha ko sa init na to kasi for sure mamaya magpapawis to. So, titingnan natin kung kaya niya yung pawis na ilalabas ng mukha ko. Ayan, so tayo po ay nagbabalik para sa ating final review dito sa ating Super Stay Full Coverage Powder Foundation ng Maybelline. Ayan. So, nag-vlog na ako ng mga tatlong videos after nito na umabot din ng mahigit isang oras na nakatutok ako ng isang malmal na ilaw. So, ang maganda rito sa product na ito, hindi ako humulas. Hindi katulad nung, katotin na mainit kasi dito sa studio ko, wala namang aircon. So, wala rin electric fan kasi syempre, pag meron, maririnig naman siya sa audio ko. So, wala. So, ang maganda sa kanya, hindi ako naghulas. As in, walang kahulas-hulas. Wala, maski pawis. Wala. So, yun ang maganda sa kanya. Nagustuhan ko siya sa part na yun, ha. Wala akong ginamit na, wala akong ginamit na liquid foundation. So, naglagay tayo ng concealer, pero sa mga piling parte lang ng ating mukha. Ngayon, ang hindi ko lang nagustuhan dito, kung medyo katulad na kita na meron ka ng mga fine lines, masyado na siyang nagiging visible. Ayan, oh. Tapos, kahit papano, may cakey ng konti dito. Siguro, napakapal yung pahit ko. So, next time, wag lang sigurong kakapalan. Eh, pag hindi mo naman kinapalan, paano siya maging full coverage? Diba? Ayan. Pero, nagustuhan ko sa kanya na matte finish talaga siya. At kahit na kanina pa ako natututukan ng init, ng ilaw, hindi siya humuhulas. So, sa part na yon na hindi siya humuhulas, very good siya sa akin. So, itong product na to, siguro, in my opinion, i-rate ko siya ng 9 over 10. So, bakit 9 over 10 lang? Para saan yung isa? Okay, kasi hindi ko talaga nagustuhan yung packaging niya. So, for me, sa presyo na 499 pesos, kung bibili mo ng regular price, yung packaging nito, masyadong parang mumurahin ang packaging. Madali siyang, parang kung ikukumpara dun sa mga competitor niya na same na price, parang napaka-cheap ng packaging nito at isang laglag lang to, matasira ang takip and hindi mo na siya pakikinabangan, promise. Parang maganda pa nga yung packaging ng Fit Me, maganda pa yung packaging ng mga simple nilang foundation, mga face powder. Tapos ito na mas mahal, ganito ang tsaka ng itsura. Oh. Parang pag nagkamali ka o natanga ka lang ng konti, malaglag to. Warak talaga, bonggang-bongga talaga. As in, magka-crack siya and wala na. Goodbye! Goodbye! Ayun. So, pag gagamitin mo to, extra ingat. Ayan! So, that's all for this video. Sana'y nagustuhan nyo yung review natin dito sa Super Stay Full Coverage Powder Foundation ng Maybelline. Ayan. So, kung meron kayong mga requests, any beauty blogs or kahit yung mga health eklabu basta related sa channel ko at kaya kong gawin, ilagay lang po sa comment section below. So, see you on my next video. Bye!